Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon po, andito po tayo sa Santa Barbara kasi po meron pong gustong bumisita dito sa inaalagaan po namin. Ayan po sila. Dahil po, syempre dito po tayo nag-aalaga, dito ko na rin po sila pinunta. Nagpapagawa po ngayon sila ng concrete pan dun sa kanilang lugar sa season Pangasinan. Pero dahil po kulang po yung kaalaman nila, tinawag po ako sa bahay para po pumunta dito sa Santa Barbara at para turuan po sila sa pag-aalaga ng hito. Kung saan, ituturo po natin yung concrete pan, kung paano yung pag-aalaga sa concrete pan na may lupa at walang lupa. Tapos dito naman sa earth pan. Ayan, ayan po sila. At ayan nga guys, yan po sila. Kung napapansin nyo yung mga alaga dito, binili po itong hito nung September 13. Ngayon po is November 11 po. Halos magto 2 months pa lang po. Pero yung sukat po nila, marami na pong pangbenta. Yan. Sobrang lalaki po nila. Kasi po ang hito po talaga kasi mabilis po talaga pag sa lupa. Ayan. Yan po yung mga ituturo natin sa kanila, yung sa paggagamot, yung sa pagpapalit ng tubig, maintenance ng tubig, kung paano yung sukat ng pagkain. Yan po yung mga ituturo natin sa mga bumisita dito. Ayan. Dahil po tinawagan po ako, nag-avail po sila ng tutorial. Ayan. Kaya pupunta po tayo mamaya dun sa season Pangasinan pagkatapos ng pagtuturo dito sa actual na may karga po. Pagkatapos po natin dito sa Santa Barbara, pupunta naman po tayo dun sa mismong lugar po nila kasi po mas maganda po magturo pag sa actual. Yan. Yan po yung update dito sa Santa Barbara Pangasinan din po. Ito po yung mga sinusorting po namin, kung napapansin nyo dun sa mga last na video ko, dito po yun. Yan, yan po yung ituturo po natin. Kung paano yung mga drain, kung paano yung maintenance ng tubig, kung pagpapalit, kung ilang days. Yan, yung tamang pag-sorting, troubleshooting, yan po yung mga ituturo po natin dito sa, bumisita po dito sa Santa Barbara. Yan, sobrang lalaki na po nila. No, sir. Yan po yung pinapakain namin, grower na po. Ngayon guys, i-update ko kayo kung papunta na po kami doon sa season Pangasinan kung saan mayroon po silang pinapatayo doon na concrete pan. Yan. At ayun nga guys, andito na po tayo sa season Pangasinan para po tignan po yung kanilang pinapagawang concrete pan. Yung doon po sa Santa Barbara, kaya po pumunta po kami doon kasi po tinuro ko po yung mga ginagawa sa Santa Barbara para po kahit pa paano meron na po silang idea dun sa may laman kasi po first timer din po sila. Yung concrete pan po nila ngayon dito sa bukid. Yan po, naglalakad po tayo ngayon para pupuntahan. Ayan po yung concrete pan po nila. Ito po ay tumawag po sa aking number tapos nag-usap po kami. Tapos ayun po, nagustuhan po nila yung mga nasa document po na mga ituturo. Kaya po sinundo po ako sa amin tapos pumunta po tayo. Pumunta po kami dito sa kanila. Ayun po. Ayun nga guys, i-update ko po kayo mamaya pag nandun na po tayo sa mismong concrete pan. At ayun nga guys, andito na po tayo sa kanilang concrete pan kung saan ayun po yon. Ang source po ng tubig nila is yung sa deep well po na kuryente. Dito nga pala guys, meron po silang ano dito, yung irrigation o yung may tubig po na dumadaloy. Hindi po gaano makita kasi po medyo marami pong nakarang na saging. Yan. Yung itsura po ng kanilang concrete pan ay ganito po. Hindi pa po
natapos kasi po hindi po nila alam yung tamang setup na gagawin, kaya po tinawag po tayo para po magpaturo. Ito po yung kanilang concrete na nagagawin. Ito daw po ay sumusukat po ng 5 meters dito, tapos dito naman po 7 meters. Ayan. Ang ituturo po natin dito kung paano po yung paglalagyan ng drain, yung 100%, 50% at overflow. Tapos dito naman po yung sa flooring, tapos yung paglalagay po ng lupa at pilapil. Ayan, ituturo din po natin yan. Tapos ituturo na rin po natin lahat ng ano kailangan gawin, yung sa treatment. Ayan. Para po hindi po sila malugi kung sakaling meron na po silang alaga. Kasi po mahalaga po yung mga treatment, kasi po para po matanggal po yung mga chemical na ginamit po sa paggawa ng concrete pan na to. Ayan. Dito na po ilalagay yung mga ano drain po nila, saktong-sakto po dun sa bukid. Yan. Ang balak po nila dito, pagtapos po ng concrete pan na to, ay ipapahukay na po nila yung sa lupa. Yan. Ang balak po nila dito ay tatlong earth pan. Yan. Kasi ang ganda po ng kanilang place dito, walang kapitbahay, walang problema sa paglalagyan ng tubig, walang problema sa dadaluyan ng tubig kung sakaling mag-drain po sila. Ayan. Kung napapansin nyo, talagang bukid po siya. Ayan. Walang magre-reklamong kapitbahay kung magpapakain man kayo ng mga nilagang manok or mga isaw, ganun po. Ayan. Wala pong gaanong kapitbahay na makakaamoy. At yun nga guys, ang balak din po pala nila dito, kaya hatiin ko itong banda dito para po maging dalawa, kung saan dito nila ilalagay yung fingerlings, tapos pag nag magsisorting po sila, dun po ilalagay ulit. Pero pagkatapos po ng pag-deliver po ng isda dito, pupuntahan po natin ulit to para po may guide po ulit sila. Yan. Basta kaya po natin puntahan, pupuntahan po natin. Yan po yung setup ng kanilang concrete pan. Ito po ay mga baguhan din lang po na gusto rin pong mag-alaga ng hito. Taga Baguio po sila pero nagpatayo po sila dito sa Season Pangasinan. Yan. At ayun lamang po, sa mga gusto pong magpaturo, mag-umpisa po sa pag-alaga ng hito, pwede po kayong mag-comment sa video na ito or mag-PM mismo sa Facebook ko na ito para po mapag-usapan po natin ng maayos. So ayun lamang guys, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa naming videos. Thank you!